yun yung mahirap po eh, kay mother. Kailangan ura-ural. Iba mo kayang anak, mapagbibigyan ka sa ganyan. Ma, pag may ginusto ka, kailangan magagawa agad na. Malalaman mo yan pag hindi akong kasama mo. Calling, kay naman in Canada. Pwede bukas na tayo mag-ayos na? Bukas, sige na. Ako naman. Alin na tayo, ano na, sagad na for the day. Good morning, Daddy. Morning. Salamat sa breakfast. Lug lang yun? Nagluto po na yun. Nagluto na yun. Oo, si Daddy. At napakabait ang ating inang ngayon. Mabilis umupo ngayon, no? Lutong na eh. Alas 8 na. Malamit ang kagawin. Oh, wala pang alas 8. Dati, alas 9 na, yung mo pa umupo. Ano, Mother? Meron kasi ako minarites, kaya ko na po. Nauna na. Kaya pala. Wala pa ang ang kainaman in Canada. Tumawag na, may marites to. Oh. Ginawa na talagang taga-marites si Daddy. No, Daddy? Napakain na ako ng ibon sa pan, tapos balik din agad ako. Hindi ka nakipag-chika-chika. Yung ibon, hindi ko pwede ilita dito. Dami yun, ma. Madami. Mga 30 piraso yun. Maganda yan sana may ibon yan na nandito. Pero huwag pakainin ng ano. Yung nakakapasok yan yung daga eh. Yeah. Ang kapasok yung daga. Maganda sana. Pag may oras na lang, ayusin mo. Tapos lagay mo yun. Ilang ibon lang. Yung mga magagandang kulay. Sa mga magandang tinitingnan. Si ano may ibon, no? Si Edison. Kasi naririnig ko eh. Daddy, meron tayong ibon sa taas ng antena mo. Siya nang siya. Ibang ang huni niya. Ang ganda. Bleeding heart na ibon niya. Malito, may pala yun dito. Ang ganda ng huni. Red spot sa dibdib. Mag-isa lang siya. Lonely. Oo, ang liit. Lonely lang, Daddy. May kasamaan kaya yon? Meron kaya? Parang nalulungkot ako sa kanya. Parang wala siyang kasama. Makain kasi ng malberry yun. Ah, kaya pala parating andito. Parang ano yun, ibon? Ay, parang... Ano? Parang may mga pagkutas na kinakayanan. Arateris. Ah, kaya pala. Yan sa kamo. Kinagpalong may ala. Ah, nung humuhuni yun, andito si Chichi, andun kami, yung naglalaro kami. Sabi ko, yung naglalaro kami, nagsasampay kami, tinutulungan niya ako. Tapos, sabi ko, oh, andyan na si Siren Head. Mahilig po yung kay Siren Head eh. Sabi ko, oh, naririnig mo yung maliit na huni? Hindi niya po makita, hindi niya maaninag kasi nasa taas po ng antena ng radio. Tapos nung lumipad na, sabi ko, oh, nakita mo lumipad? Ay, oo nga! Iit naman, sabi. Bulol. Bulol na bata. Talata pa yung bahay. Punta ako dun. Ah, tulog pa yun. Tulog pa. Pati si brother. Kinihay ko na lang kiniki. Oo, pero wala yung motor niya dun. Single. Wala yun. Ah, ibig sabihin, naasa palengke na yun. Maaga yun. Talo pa yung mga people. Ano binilin mo kay Nikki? Yung suma, may pinila na suma si Nami. Ah, may suman kaya ulit si Pachi. Kaya ako, pag magpunta kasi ako doon, ako dumadaan doon, dire-direcho na ako sa... Pag dumaan kasi siya, ano yun, sama na yun. Wala, tulog pa yun. Pagdam mo yan. Tama ba? Parang narinig ako. Naririnig kong kumakanta si Daddy ko, ah. Busy! Busy. Kanta pa! Ina, kumi-eko na nga dito. Nga-daya ko lang para. Bihira kayo.
Saka magmamap. Gas, alam mo po, maganda na tingnan, ano? Pero kanina po, punong-puno yan. Ayan. Da, parang malinis na po. Malinis na kasi. Kasi kumakanta talaga. Kanta pa. Ayan. Maganda po yung music, pero try do rin muna natin. Tingnan natin kung anong niluluto ng aking ina. Gadalap. Ganda. Husky ang boses. Sayang, mag-singer sana. May pag-asa. Ito po ay dala ni Kafarmer yung fish. Ito po ay dinideliver sa kanila. Wala pa daw pong gising. Dito dinideliver ang baboy. Binayaran ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, sa amin na lang. Inagawan si Kafarmer ng baboy. Sabi ko, baka pang ulam nila ngayon. Mayroon pa rin siya. Oh, alam niya talaga ang laman. Ano lang ang freezer si ano siya. Ah, may baboy pa sila. Sabi ko kay bro, kunin mo kasi baka ulam niyo. Nanay ko talaga. Oh. Ano po yun? Pata tsaka buto-buto. Worth mga 1.5 something na da, mama. 1,500 sa dito. Binayaran niya na. Kanya na lang daw. Patawarin ang inay. Yan po ang laman doon. Yan. Yan. Dami pong jug na ganito kasi dati po yung sa farm, diba, nagbabaon po kami everyday ng water. Kaya may mga ganyan kami. May mga ganyan kami. Tapos ito, yung aming pagka mamamalengke, yan, parating may ganyan ang sasakyan. Kasi pag nadaan po kung saang palengke at gusto nga po ng isdang dagat, yan, parating kaming may mga ganyan. Tapos, syempre, yung mga accumulation ng mga gamit na hindi ginagamit parati, ayan. Marami po kaming ganito, mga iron na ganyan. Nung mga nangangarap mag-ano, mag-off-grid. Yung ganito po yung sinasabit lang sa ano. Ito po yung sa Japan, di ba? Sinasabit lang nila sa lutuan, tapos dito yung apoy sa ilalim. Yan po yung mga nangangarap mag-off-grid. Matanda na, kailan kaya? Tapos po yung iba yan, mga tatapon na po yung iba. Kasi talagang apaw-apaw po, hindi naman nagagamit. Ilalabas po pala yung mga gamit na pwede pa na andyan. Pagka gano'n naman po, alam nila yun eh, pag nilalabas namin. May mga kapitbahay na may gusto, kukunin po nila yan. Pati mga damit, lalagyan lang namin po na bawa shoes, old clothes, o clothes, ganyan. Tapos, may mga dumadaan po, pag gusto nila, kukunin po nila. Yun ang aming ginagawa sa ngayon. Yan, ito po'y akin. Kasi binibila din ko po ito ng mga bagay-bagay. Ayan. Tayo, si Enteng Nambala dyan. Yung mga electric pa na. Kung hindi na gumagana, baka pwede nang itapon. Ayan po. Pero, alam ko po ito gumagana pa. Yan po yung tinanggal sa aming kwarto. Ito po'y gumagana pa din. Ano po ito yung heavy duty? Yan, bahala na po si Ka-Enteng yan. Hindi ko po alam yung mga pwede pa at hindi. Finally, natapos din po kami ni Daddy. Magpo 4 o'clock na ng hapon. My gosh. Kanina po tinanggal namin lahat yan. Lahat ng gamit dito, tinanggal namin. Ito po yung mga, madami na po kaming na ipamigay. Tapos, yan yung mga magagamit talaga sa baking ko po kasi ito eh. Eh, dati po masigasig tayo mag-bake. Ngayon medyo babalik na daw po sa pag-bake, sabi ni Bra. Sabi ni Daddy, mag-bake ka na ulit. Yan. Yan na po. Ito po yung mga iron namin, no.
na hindi na namin nagagamit. Nang bibigat po, hindi na kaya ng kamay ko. Kaya, for the meantime, dyan muna. Hopefully, lumakas ulit ang aking kamay. Tapos, yan po yung mga tray na iba na kailangan ta nagagamit. Ito po mga from Taiwan pa to. Ang gagandang trays. Makakapal. Yan. Tapos, yung mga sizzling plates. Ayan dyan. Tapos, yung paelya pan ni Frank na magagamit natin yan. Magagamit po yan ngayon. At dadating si Frank J. Ito po yung aking suka. Yan po ay nalagyan na namin ng emergency water. Just in case magkaroon ng problem ang ating tubig. Kasi di pa po spring water kami. Umano po siya. Imagine niyo po, hindi ko lang po na-videohan nina. Sobra, sobra, sobrang puno yan. Puno po. Sabi ko magbawas na tayo ng gamit kasi eventually, hindi naman nagagamit. Di ba masaya pa yung mga nabigyan ng mga kawali? Kaya aris ko binigay yung mga iba. Tapos yung iba, yan, yung mga bebe ko. Ayan. Ay, Diyos ko po. Tapos yan po. Imagine niyo from there. Tinanggal lahat po yan. Tapos pinunasan. At kami po ay nasa landa na naman ng mga daga. Ay, pero buti na lang po dito. Walang masyado. Pero doon po ang dami. Dami yung may mga madami pong may pupo. Tapos sadly yung mga notebooks ni Papa nadali ng mga daga. Isa lang po ang sinave ko. Ayan. Ay, salamat sa Diyos. Thank you Lord at isang productive na araw. At sinasabi po ni Inay, magde-depress daw ako bukas. Sabi ko, pahinga muna ako bukas. Nagpaparinig po ako. Nagpaparinig ako sa kanyang dumadaan po ako sa malapit sa bintana niya. Sabi ko, Daddy, pahinga tayo bukas. Kasi ilang days in a row na po kami. 4 days in a row kami. Wala kaming ginagawa kundi maglinis. Ayun po si Daddy kausap si Nikian doon. Daya ni Daddy, nagsosyosi na, nagpapahinga na, nakikipag-chika-chika na. Ang mga lalaki po mas chismoso, no? Mas chismoso sila. Sa totoo lang, ah. No, Lawrence, mas chismoso kayo, no? Ayan po yung ibang gamit na andyan pa. Ayan. Hindi niya daw alam kung paano niya pa i-arrange. Tapos magre-replenish po kami ng aming, ano, apple beer, saka lemon beer. Ayan. Kasi, dati po, binibilang kami yan ni Kafarmer. Pero matagal na po yun na na-stop din. Pero, sa tingin ko, kasi may uuwing ang ating mga French people uuwi. Kailangan naman mag-replenish. May bawas na isang bote. Nasaan kaya? Nabasag siguro. Ayun. Ayan po. Yung mga jugs na, ayan, hindi pa po namin bukas na po, sabi ko. Sabi ni Daddy, nahugasan ko pala yung mga ano lang. Ito po, pinagbabababad niya to eh. Sa Clorox. Sabi niya, nababad ko lang pala yung mga ano, hindi daw niya pala na yung kay Papa lang pong pang fishing na jug ang nalinisan niya. Yung tatlo pong ayon. Sabi niya, ako na lang daw po maglinis. Sabi ko, Daddy, bukas na. Hindi na kaya ng kamay ko. Tapos ito po yung aming dating ginagamit na tagtaran dati ng baboy. Makapal po yan eh. Yan. Kaya lang, sa tagal nang hindi nagamit, ang itim. Hindi ko po alam kung paano yan mag-ano. Sabi ni Mama, tapo na natin. Parang gusto ko nang ang itapon. Kaya lang po, ano, medyo mahirap maghanap nito eh, Manila pa. Wala po yan sa mga tabi-tabi lang. Tapos kung kailangan mo ng yung sangkala na medyo matibay-tibay, yan po talaga hindi masisira kasi ang kapal po yan. Kailangan lang siguro ibabad sa Clorox. Ang itim po, no? Pag di ginagamit, mas ano po, mas mahirap maglinis. Ayan na.
Ito pala kay Father, sabi ni Mama. O kay Papa mo yan ah. Oo nga po yan ang ginagamit niya nung pag nag-fishing siya. Pastime po nun ay mag-fishing ng tilapia sa fan dati, sa fish pond. Ayan, ako po'y magpapahinga muna. At ako'y po'y pagod na pagod. Good evening, Mother. Good evening na. Good evening na ba, guys? 6 o'clock. Oh, good evening po kami ngayon kasi po kami ay naging busy-busy. Kain po tayo. Nagpabili ako ng evaporated milk at kami po'y naubusan na. Ang dala-dala ni Daddy, nagkakambal na fish cracker. Kinaaling soup. Kinajunjun po bumili. Ngayon tindahan po sila Junjun. Mama niya. Aling soup. Ayan. Ating gagawin ang controversial na avocado. Malaki po, di ba? No? Malaki siya, oh. Mas malaki pa sa mukha ko. Yo! Kailangan natin igawa ng masarap na avocado si Kaenteng kasi pagod na pagod. Pagod na pagod. Ilang araw ng pagod. Bukas hindi. Bukas po, sabi ko kay Mother, pahinga kami. Ano talaga mo lang ang avocado? Mag-depress ko, sabi mo. Hindi. Sabi ko po sa kanya, wag muna. Sabi niya, siya na lang daw sa mo. Sabi ko, ako na, mabilis lang naman kasi hindi po siya madaming ice. Mabilis ko lang siyang gagawin. Kaya lang bukas, pahinga muna. Siya na lang daw. Sabi ko, hindi. Yun niya mahirap po eh, kay Mother. Kailangan ura-urad. Ang iba mo kayang anak, mapagbibigyan ka sa ganyan. Ma, pag may ginusto ka, kailangan magagawa agad na. Malalaman mo yan pag hindi akong kasama mo. Calling, kay naman in Canada. calling, Timmy Wagong. Diba? Yung pag may sinabi ang nanay eh, kailangan gagawin agad. Pero, ulit-ulit yan, hindi ka na patutulugin yan, no ma? Nire-remind lang ni Mother, kayo naman. Nire-remind mo lang, kasi baka makalimutan, kaya inuulit-ulit mo, no? Oh, gawin na yung ganito, ganyan, no? Oh. Nga naman, kasi lahat, ano eh, may Alzheimer, lahat makakalimutin, eh. Baka makalimutan. Baka pala hindi naman na. Yun. Kala ba ako? Kita ba kami? Para makita niyo po ako ang aking kaganda. Oh, ayan na si Daddy. Tapos wala kaming ice, kaya bumili din siya ng ice. Bumalik po siya. Sana ngayon. Ay, hindi po. Dami ako naman bilhin. Ito po siyo yung akin. Yum-yum, no? Sarap ba? Tanda mo yung Sip Crocker. Tanda ba pa ang pangga? May duwa. Sarap. Ang sarap din sa avocado. Let's try. Avocado and fish cracker yan. Hindi, Daddy. Ang avocado, masarap to sa sandwich. Try natin. Gusto mo? Italiano lang kumakain. Hindi, Mexican eh. Salad. At Pilipino tayo talaga mahilig yung sa ano, dessert lang alam natin sa avocado eh. Masarap kaya ito, guacamole. Hindi adventurous po sa pagkain si Daddy.
Siguro kung hindi po siya nag-Taiwan, hindi din siya kakain ng Chinese food. Dahil siyempre nag-Taiwan siya, ha? Kailangan niya kumain doon dahil wala namang ibang ano. Ang pinaka-Pilipino food lang po namin doon dati, fried chicken. Pag fried chicken ang mga Pilipino, parang piyesta, lahat kumakain ng canteen pagka-fried chicken ang ulam, no? Alam mo po, libre ang pagkain namin doon sa Taiwan. Kaya lang yung mga Pilipino, nagagastusan, nagluluto ng sarili. Kaya ganoon nga nila yung cash yun, di ba? Hindi. Kaya kinumot ng cash. Hindi din. Ay, sabi ni Michael. Ano po, libre sana yung food. Kaya lang nga, syempre, yung pagkain. Hindi nagugustuhan kasi nga Chinese food. Yung mga Pilipino po, nagluluto talaga. Pero dahil nga ako naman, dahil si Mama ay Chinese, medyo yung dish ay similar. Mga labong, ganyan. Ano naman po masarap na dishes? Kaya nga, pag talagang yung sabila ay hindi sanay, yun ang problem. Ubusin ko na to, mother, ta. Gusto niya ano eh. Oo, kasi ilalagay mo dyan pagkatapos. Ilang araw, masisira. Ubusin na natin yung milk. Kaya gusto ko po ngayon yung bagong nasa tetra pack ng carnation. Tamang-tama lang. Pag bumibili po ako ng milk, usually maliliit lang. Para isang gamit. Tapos kung bibili po ako ng mga fresh milk, yung tetra din na maliit. Kasi nga, hindi kami milk drinker. Si mama lang po ang ngayon nag-ensure siya sa umaga. Ako ang pinaka, ano ko na po is, pinaka dairy ko is cheese. Si daddy din ganun. Cheese talaga. Kaya po hindi kami nawawala ng cheese. Everyday, kumakain ng cheese. Halagyan lang natin mamaya ng sugar. Kaya saan kaya natin sila lagay? Ayun, Mother. Balik nyo lang doon. Gusto mo ba dito? Saan? Hindi man ka gamitin. Pakihirapin ka lang sa kabili. Kaya nga. Bigyan pa ito ni ano? Gusto mo, dyan na lang natin lalagay yung food natin. Doon, ano? Kunin mo na lang yung black doon. Maging fruit tray na lang natin yan. Ikaw po, anong gusto niyo po? What do you think, Mama? Ma, pwede bukas na tayo mag-ayos na lang? Bukas, sige niya. Ako naman. Alin na tayo? Ano na? Sagad na for the day. This is so you, Mother. Si Mother po'y ganitong-ganito. She insists that leche means nothing more than milk in Spanish. Pero ginagamit niya talaga yan po pagka nagagalit siya sa amin. O kanino mang tao. Di ba po? Nakatuwa lang. Thank you for watching. Please like, subscribe, push the notification bell, and share. Maraming salamat po. To God be the glory.